Kayo ba'y pauwi na ng Pilipinas at nais niyong malaman kung ano ang mga kasagutan sa inyong mga travel-related questions? If that is so, watch this video and find out! Hi mga kabayan at kaibigan! Welcome back sa isa na namang episode ng Sagot sa Iyong Katanungan, Aking Mga Kabayan. Ako po ang inyong TV host na si Jamie Iris and welcome to Let's Talk about sa mga kasagutan po sa iyong katanungan sa aking Talk TV. If this is your first time to join us, I simply want to say welcome at inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel so that you'll get updated with our daily video vlogs. At syempre, I simply want to welcome all the subscribers who are everyday watching our video vlogs at kasama po natin. Now, to start with, alamin na po natin ang mga katanungan, mga messages ng ating mga kabayan na iniwan sa aking comment boxes. Mula kay Joy Wegger, sabi niya, "Hi Miss Jamie, thank you po for daily updates. God bless you and stay safe and have a great weekend." Mula pa rin po kay Joyce Wegger, sabi niya, "Hi there Miss Jamie, thanks for updates. May God bless you always. More power to you. Thank you so much, Joy, for always, everyday messaging me. At the same time, palaging panonood ng ating channel." And from Rose, sabi niya, "Hello, ma'am. Sa wakas, naka-uwi na po kami ng Pilipinas. Sobrang saya." So I'm simply so glad, Rose, na nakarating na kayo today sa Pilipinas. At I'm simply so glad na katulong ang aking mga video sa paggabay sa inyong pag-uwi. Enjoy your vacation and enjoy your time with your family. From Diana Tanaka, sabi niya, "Salamat po and God bless you." From Gino Raila, sabi niya, "Thank you Ma'am Jamie sa inyong pagsagot. Salamat po. Dahil nakauwi na po ako ng Pilipinas, God bless you always." Naku, I'm simply so glad. Ayan, magkakasabayan kayo almost at the same time. So Gino, welcome back sa Pilipinas. Katulad ng sinabi ko kay Rose, looking forward, ma-enjoy mo ang iyong bakasyon, makapagpahinga ka at yung time mo kasamang iyong pamilya. Sa inyong lahat, Joy, Rose, Diana at Chino, muli maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Keep watching and may you stay safe and stay healthy. Sige, sagutin na natin ang mga katanungan ng ating mga kabayan. From Emily Bunag, sabi niya, "Hello Jamie, kailangan pa ba ng one half pass at RT-PCR test pabalik ng Italy? Please tulungan mo ako masagot. Thank you and God bless you." Emily, hindi na siya kailangan pagpabalik sa Italy. Usually kapag papasok lang or uuwi sa Pilipinas, kinakailangan ng one half pass. Pero yung trace, gagamitin mo yan. And please just check na lang sa iyong bansa at sa airlines mo ano yung mga kinakailangan na madokumento sa pag-uwi mo at pagbalik sa Italia. Kasi may specific requirements depende kung saan lugar ka sa Italy. Eh. So it's good that you actually check it. Ciao! Ingat and God bless. From Stephen Sangino, sabi niya, "Ma'am Jamie, paano po yung first dose lang po? Ilagay po ba ang second dose non lang po ba? Thank you po. Sana masagot mo po ang tanong ko." Yes, tama ka, Stevenson. Gino, kung sakasakali na halimbawa one dose ka pa lang, di ba ang tanong doon, "Have you been vaccinated?" So ang answer mo dapat, yes. And then tatanungin first dose. So sa first dose, yes. And then sa second dose, answer mo, no. Okay lang yon. Kasi kung yun talaga naman ang vaccination status mo, then that's well and good. Again, ulitin natin. From Bernard Brew, "Hello po ma'am. Good day po. Alam pa po ba din makauwi kung mag-positive ang RT-PCR result at ano po ang gagawin kapag ganito, ganon? Salamat po." Ganito Bernard, kung first time upon pre-departure, kumbaga RT-PCR test mo nag-positive ka, makakauwi ka kapag katapos na na magpagaling ka or let us just say kumbaga mawala yung COVID-19 mo dahil you will not be allowed to travel kung nag-positive ka sa COVID-19. So let us just say depende sa sasabihin ng doktor. Merong kasi kung symptomatic ka, mild ba yan o severe ba yan? So depende yung number of days na sasabihin nila na you have to at least you know magpagaling. And after that, doon kanya bibigyan ng clearance kung good to fly ka na or pwede ka na mag-move around at
hindi na contagious or hindi mahahawa yung ibang tao sa COVID-19 mo. Kapag nakakuha ka ng medical clearance, then you could actually fly back to the Philippines. So ganun ulit, magpapa-RT-PCR test ka or antigen test. RT-PCR test within 48 hours before your flight. Kung antigen naman yan, laboratory antigen ha, dapat within 24 hours before your flight. Dapat negatibo ang sagot, ang resulta. Kung sakasakali, di ba, nag-positive ka na, yun yung una. Tapos nakalipas na, nagpagaling ka na, may medical certificate ka na from the doctor. Nung nag-pre-departure, kumbaga, RT-PCR test ka at laboratory antigen, nag-positive ka na naman. Kung sana hindi, okay, sana hindi, pero if ever nag-positive ka na naman, doon, maari kang makauwi kasi may certificate ka naman ng kumbaga ng iyong doktor na magaling ka na. So kinakailangan sa airport magpe-present ka ng tatlong dokumento. Una, yung negative RT-PCR test mo nung unang resulta na nag-negative ka, which is yun ngayon, kung sakasakali lang, pero hoping hindi, na hindi ka mag-positive. So pangalawa, yung pangalawang positive RT-PCR test mo or antigen, laboratory antigen result mo na nag-positive na naman nung sa pangalawang try mo, if ever na mag-positive. Kung nag-negative naman yun, then clear, you can fly. Pero kung sakali mag-positive lang, dun yung pwedeng makauwi, and then yung medical certificate na galing sa doktor. So yun yung tatlong dokumento para maialaw ang isang tao na nag-positive pero nakapagpagaling na. Unang test ng positive, ipahigaling muna. So, yun ang sagot natin, Bernard John. Looking forward na hindi ka mag-positive at mag-negative ka, pero it's good that you've asked that so that at least mindset mo, alam mo, maari mong gawin. From Arja N. Lumata Villaruel. Hi, ma'am. Good morning po. Ma'am Jamie, pabalik na po ako bukas ng Saudi Arabia. Kailangan ko pa po ba magka-process ng paper pabalik ng abroad? So, etong sagot mo, Arja N. So, bukas na yung lipad mo, di ba? So, eto. For the Kingdom of Saudi Arabia, depende kung ano ang iyong airlines ha. Ma'am at Riyad, ang example natin, Philippine Airlines, because you did not give any specific airlines. So, allowed naman ang travelers, again, mga residente at Saudi citizen, immune and non-immune. Mga non-citizen and residents, immune and non-immune. Unvaccinated travelers at tourist visa holders. Ang medical certificate na kinakailangan mong i-prepare, ikaw by fully vaccinated, so kailangan printed copy of recognized proof of vaccination, and then travel documents din ng registration mo sa Tawakal na application, vaccination registration kung non-Saudi citizen ka, yung ICAMA holder only, who are currently outside Saudi Arabia and have received one of the vaccines approved by Saudi Arabia, mag-register ka dun sa https://moh.gov.sa/coronavaccine-registration. At syempre, kinakailangan mo ng printed copy ng OEC mo, medical insurance that covers COVID-19 treatment for non-Saudi and visit visa holders. At kung sakaling PAL ang iyong aeroplano, kailangan nila ng PAL passenger information form or PAL partner laboratory ECIF form. Yung PH Bureau of Immigration Declaration form, hinihingi din ng PAL. Na kung hindi pa lang airplane mo, then please check your email. Usually nagpapadala sila like few days before your flight, malamang meron na ngayon sa inbox mo o kaya sa spam folder mo, paki-check lang. Maaring may email sila, baka may specific silang forms that they want you to complete. So Bernard and Arjean, I'm looking forward, nakatulong ang ating kasagutan sa iyong katanungan. So muli mga kabayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking channel at masaya ako nakatulong at nakasagot tayo ng mga katanungan ng ating mga kabayan. With that mga kabayan, please click like if you find this video very helpful and informative at inaanyayahan ko kayo to please subscribe to my channel if hindi pa po kayo nakapag-subscribe. With that, muli po ako si Jamie Iris, ang inyong Talk TV talk show host. With that, may God bless you, stay safe and stay healthy. I'll see you in my next video.